Hello everyone! So ngayon po ay gagawa tayo ng pancit, so tanghon. So kakaiba po siya sa normal na spring rolls na basta meat lang. So ang ating po mga kailangan ng ingredients, of course, pancit, so tanghon, salt and black pepper and chicken powder, onion, garlic, and then patatas. Ayan. So ang ginamit ko po is frozen na vegetable, na mixed vegetables. Yung may green peas, carrots, and corn. So, ayan guys, iminis lang natin yung ating mga ingredients, yung onion and garlic. And pwede rin po tayong gumamit ng powder kung medyo tinatamad tayong maghiwa-hiwa ng ating mga sangkap. So, ayan guys. So, ayan guys, masyadong malalaki yung ating potato, so ang hirap niyang balatan isa-isa. Ayan, dahil wala po tayong malaki-laking potatoes na available. Malayo-layo pang aking bibilhan, kaya naman pagtsaga na po natin hiwain itong maliliit na potatoes. Ayan guys. And wala rin po akong chicken breast sa ngayon, kaya yung ating chicken thigh, ayan, tinanggal lang po natin yung laman. Hiwa-hiwa ko lang po ng mali. So, discarte lang guys, di ba? Kung ano po yung meron tayo sa bahay and hindi tayo makalabas, eh, yun po muna ang ating gagamitin mga ingredients. So, ayan. At pagkatapos nga po na hiwa-hiwa natin ating mga ingredients, ay isunod na po natin ang ating paggigisa ng sibuyas at onion. So, konti lang pong mantika ang ating gagamitin. Ayan guys, kapag mainit na, ay pwede na nating ilagay ang ating garlic and onion. At isunod lang po natin guys yung ating mga hiniwa-hiwa chicken. Ayan, sinama ko na yung bone niya para dagdag po siyang pangkalasa sa ating spring rolls. And of course, tatanggalin ko po yung bacon kasi hindi po natin yung kailangan. At buburan nga lang po natin ng ground black pepper and salt. So, base po sa ating panlasa. At dahil naluluto na po ang manok, ay isunod na po natin ang ating potatoes. Ayan, igisin po natin. And ilagay na rin po natin yung ating frozen vegetables. Ayan guys, yan din ang available dito sa bahay, kaya naman yun na lang ang ginamit ko. Ayan guys, so luto lang po natin yan ng mga 5 minutes. Pa pong matigas hanggang 10 minutes. Ayan guys, nilagyan ko rin po ng chicken powder para po mas maging malasa yung ating sotangon spring rolls. So, pagkulang pa rin po at natatapangan tayo sa ating recipe, ay pwede rin po natin dagdagan ng patis. Hindi ko na rin po nilagyan kasi tamang-tama lang po yung lasa ng aking niluluto. Pwede po natin tikman guys.
tingnan natin kung enough na ba. Ayan guys. So, hindi ko na siya nilagyan ng patis. Pinakita ko lang. Ayun. At habang ginigisa na po natin guys yung ating mga sangkap ay ito naman yung ating pansit sotanghon. So, ibinabad ko lang po siya sa mainit na tubig para guys lumambot na po siya at madali siyang lutuin kapag iginanasa na natin siya. So, kinat ko lang po para hindi naman po sobrang haba siya, diba? So, ready na po yung ating sotanghon para isama sa ating mga sangkap. So, igigisa lang po natin to ng mga 5 minutes and okay na po ito. Hindi ko na po nilagyan ng water kasi ginamit po natin is yung frozen vegetable. So, may mga tubig-tubig na po siya ng konti para pag binalot po natin mamaya is dry po siya. So yan guys, ready na po ito at papalamigin lang po natin para pag binalot po natin ay hindi masisira yung ating wrapper. At habang pinapalamig po natin, ay ire-ready na po natin ang ating wrapper. Ayan, tanggalin na po natin isa-isa. So this one guys is masyadong maliit. So ito lang yung tira nung gumawa ko ng chicken and beef spring rolls. So dahil wala rin tayong available na mas malaki, ito na lang po ating gagamitin. So, balutan na po guys. Ayan guys, medyo nahirapan ako dahil yung ating pansit eh dapat medyo malaki yung space, diba? Ayan. So far, nabalot ko naman ng maayos, guys. Ayan. So, medyo mabagal lang. Dahil nga, kailangan nating ayusin at ibalot ng maayos na maayos dahil napakalit ng ating wrapper. At nahihirapan po ako na i-fold. Ayan, guys. So, nabalot na po natin lahat ang ating ginawang spring rolls. So, ang gagamitin ko rin po mantika is yung na-use ko na rin po nung last time na gumawa ako ng spring rolls. So, one time use lang po. Pwede pa po for the second time use, guys. So, ayan. Pritoin lang po natin at maya-maya ay ready na ang ating pansit sotanghon spring rolls.
ito na guys yung ating mga na-fried. Ayan, meron pong may mga ilan-ilan na medyo na-open yung side, pero hindi naman siya totally na na-open. So, pwede na po siya. Ayan. So, ayan nga guys, at tatikman na natin yung ating pancit. So, tanghon is spring rolls. Kahit medyo nahirapan ako sa pagbabalot guys, kasi napakaliit talaga ng ating wrapper, ay hindi ako nagsisisi na ginawa ko to, kasi napaka-crunchy and napakasarap guys. Ayan, mas sumarap siya nung isinasawsaw dito sa ating vinegar na maanghang-anghang. Kaya naman guys, kung gusto nyo pong i-try, ay go, go, go! And sa mga hindi pa po naka-subscribe, please don't forget to subscribe. And thank you all for watching. See you soon on my next video. Bye guys! Stay safe!